Nanay Jilin. Okay. Eh, pakikwento po sa amin. Simula nang mawala si Jovilin, ano? Jovilin, okay. Pakikwento po sa amin. Ano nangyari? Nasa work kasi po yun ako. Ang kausap po nun itong anak ko. Mm. Tapos dumating po ako dito, sabi niya, ma, nag-chat si ate na kung ano raw yung ulam. Mm. Tapos sabi po, isda. Tapos po yun, di mga maalas 7, mag-alas 8 na po, sabi ko, nag-alala na po ako. Sabi ko, nag-chat na si ate mo, sabi niya, wala. Wala pa, ma. Mm. Eh, tawagan mo nga, si ate mo, tawagan mo. Yun, nagatawag, nagre-ring po yun, nagre-ring. Mm. Tapos sabi niya sa akin, sabi niya, ma, hindi man yung mga nagasagot, ma. Mm. Tapos sabi ko, mag-alas 10 na rin po yun. Tapos sabi ko, nak, magpunta kaya tayo nak doon sa ano, sa roof, tingnan na natin doon. Kasi hindi na po ako mapalagay. Mm. Kasi nga, hindi ako sanay ng ano po, hindi ako sanay na gano'n ng anak ko. Mm. Dahil sabi ko, di nagpunta po kami doon. Pagdating po namin doon, palabasan na po yung mga ano, yung mga nagatrabaho po doon, yung guard na lang naiwan. Sabi ko, paano? Kaya yung, saan nga natin hanapin yung anak? Paano? Saan kaya yung nagpunta? Mm. Tapos di, may nagsabi sa akin na ano na lang, i-ano na natin sa barangay yun. Mm. Ipablatter na lang natin. Oh. Kasi ganung oras na po yun, gabing-gabi na nga po. Tapos siyempre, nag-aalala rin ako. Mm. Kahit sino kami, nag-aalala rin lahat. Mm. Tapos di sabi po namin, i-ano na lang para madaling makita kung saan man siya. Mm. Pumunta po kami din sa Erawan sa police station doon. Mm. I-ano po namin. Tapos hanggang gabi na po, naghahanap na po kami, nakasing na po kami ng ano, ng bakungan. Mm. Kung saan-saan po kami nakarating para makita, wala po kami na ano. Mm. Hanggang sa, umuwi po kami to, alas 4 na po ng umaga. Mm. Hindi na rin po ako makatulog kasi nag-iisip po talaga ako sa kanya. Kinabukasan naman, yung may nagpunta rito, yung nagtanong, ganun-ganun. Sabi ko, wala po talaga, hindi na nag-uwi yung anak ko. Hindi ko rin po alam okay. Kung saan sila. Saan nagtatrabaho yung anak mo? Sa loob po. Ano siya, tindera? Na, ano sa ano, anong trabaho niya doon? Sa Glitzy. Glitzy? Glitzy Fashion Boutique. Ah, ito si ano. Saan ito trabaho yung ate mo? Glitzy Fashion Boutique sa Glitzy po. Mga Glitzy. Damitan po. Yes po. Second floor. Okay. Anong oras siya umuwi? 6:30 po talaga. 6:30 yung labasan niya doon? Yes po. So, ibig sabihin, madilim na rin yun? Yes po. Tapos, syempre, kung maano po yung multi-cabe, mahirap po sumakay talaga doon. Yung expected po talaga namin nakakauwi siya dito sa bahay, mga 7 po. Mga 7? Yes po. Tapos, galing doon sa kanto, sa highway, papunta rito, ano ang naglalakad lang ba siya o sinusundo ninyo? Hindi. Pag galing po siya sa Robinson, tapos bababa siya dyan sa kanto ng matahimik, hindi po siya nagpapasundo. Ano po talaga siya, ayaw niya po nagpapasundo. So, ibig sabihin, naglalakad lang yes, siya? Yes po. Eh, madilim yun eh. O nga po. Madilim? Opo. So, yun, ano, from Monday to Saturday, yes, yung duty niya? Yes po. Day off niya ng Sunday. Kailan siya nawala? Friday. Friday. Okay. Madam, hindi kaya yung anak ninyo ay nagtampo sa inyo? Meron bang posibleng bagay na naging dahilan ng pagtatampo niya kaya siya ay nagtatago o mga ganun sitwasyon? Family problem, meron kaya? Wala po. Wala po kaming sinamaan ng loob. Kasi po, madalang po kaming magkatampuan. Kasi mabait talaga po yung anak na yan. Hmm. Wala akong masabi dyan, sir. Mm-hmm. Wala po akong masabi sa anak. Mabait dyan siya. Hmm. So, wala siyang, ano? Wala po. Wala siyang tampo sa inyo? Hindi mo napagalitan? Wala po. Hindi ko po yung napapagalitan. Mm-hmm. Hindi ko talaga. First time ba ito na nangyari na this oras na ng gabi, hindi pa rin siya naka-uwi? Yung pag nag-overtime po yan siya, oh. Nagtitext po yan siya, nasabi niya, ma, Jocelyn, sundo niyo ako dito sa kanto. Hmm. Nagpapasundo po yan siya pag nag-overtime. Hmm. Pero kapag hindi naman ganong gabi-gabi. Alas 7 pa lang? Opo, nag-uwi talaga yan siya. Naglalakad? Opo, naglalakad siya. Oh. Kasi nga, minsan sabi niya, magsusundo, maaga pa naman din, at saka uuwi din siya. Saka po kapag halimbawa na may mga kaibigan siya na ano, nagpapaalam, malayo pa, nagpapaalam na yan siya, nagsasabi na yan sa akin. Kaya hindi po ako sanay na nagagabihan siya. Nag-aalala talaga ako kasi hindi siya ganun.
Umuwi po siya. Ilang taon si Jovelyn? 22 po. Maga 22? Opo, maga 23 ngayong October 15. Okay. Sa pagkakaalam mo bilang nanay, nagkaroon na ba siya ng boyfriend? Wala po. May nangliligaw? Wala po akong naamang nangliligaw. Baka naman ayaw mo may manligaw. Hindi po, kasi... Hindi. Oo, sige lang. Oo, kasi sige. Po, sa akin, natural lang po yun na may manliligaw. Kasi dalaga po. Hindi ako magagalit kasi kachino, liligawan, di ba? Handa ako sa mangyayari na may mag-boyfriend, handa po ako doon. So, ibig sabihin, si Jovelyn, yung anak mo, hindi yung takot kung sakaling na magkaroon siya ng boyfriend, hindi sa matatakot sa iyo o sa inyo na baka magalit kayo. Opo. Hindi? Hindi po. Kasi talagang tiwala rin po ako sa anak ko na yun. Hindi talaga siya nag-boyfriend. Tsaka nagsabi rin siya na gusto niya magtapos ng pag-aaral. Nag-aaral pa ba yun? Opo. Third year college. Third year college? Opo. Sa Fulbright. Sa Fulbright? Opo. Okay. Kapatid, ikaw, if you know, may boyfriend ba yung ate mo? Wala po. Ang ano, buhay lang po, simbahan, trabaho, bahay. Ang priority niya po talaga is pag-aaral. Kaya po nag-working student po yan siya. Talagang gusto niya po ito makapagtapos. Talagang nakikita niya po kasi yung sitwasyon namin. Tsaka lalo po panganay siya. Wala po talaga. Tapos na-open rin po kasi namin yung account niya. Wala po talaga. As account in, saan? Sa Facebook. Dalawang account niya. Dalawang account na-open mo? Po, okay. Ni ang ate ko pong pangalawa. Oo. Oh. Wala po kami nakita. At anong kachat niya po nung Friday na bago siya mawala? Ako lang po. Ikaw lang? Yes po. So boyfriend, wala? Wala po talaga. Kahit sinong tao na hindi niyo kilala, wala siyang kachat doon? Wala. Hindi po yan siya pala, pala entertain. Wala po yan. Kung hindi mo po yan siya kakausap, hindi ganyan yung imikin. Ganun po siyang tao. Tapos balik po tayo doon sa kung may tampuhan. Kapag po may tampuhan niyang kami, kasi nga po, laking simbahan po siya, nag-a-advise po kaagad, inaayos po kaagad, inaayos po talaga ng family namin kung may tampuhan man. Kasi po, hindi nagkulang yung simbahan, nag-advise sa amin na hindi mo dapat patagalin yung tampo na yan. Kaya wala po talaga. Magkatampuhan ng ilang oras lang po, yun na naman, balik na naman kami sa pag-uusap, wala po talaga, hindi po talaga nagtatagal. Sa ilang months na po, wala pong tampuhan na nagagalap sa family namin. Ganun po. So, hindi siya napagalitan ng nanay mo? Wala po. Maayos po yung family namin. So, kung ang rason ay family problem, malayo yon. Sobrang labo po. Sobrang labo. Okay. So, yung papasok dito, parang delikado. Yes, no? Po. Madilim. Yes, po. Maputik ang daan. Yes, po. Tapos, alas 7, alas 8 na ng gabi sa nakaka-uwi rito. Hindi ba kayo nag-isip na baka inabangan siya dyan, nasuyod na ba ninyo yung kapaligiran dito sa inyo? Yes po, kasi po, sa kanto po ng babaan, may tindahan po, tena rin po yan siya nagsasara. Ka-churchmate din po namin, so inaabangan